Julia Barreto. Please! First time makita sila together bukod sa mall show. Ikaw na yung last. Save the best for last. Mauna na ako. Sabi ko na save the best for last. Hindi, ikaw. Okay. Sige, ako na muna. Ayaw magpasano. Sabay na lang tayo. Okay. Hello po. Good evening, everyone. Hi. Maraming salamat. Yes, of course, thank you sa ating mga press sa pagpunta, sa pagbigay ng oras ngayong gabi. Maraming salamat. And sa lahat ng supporters namin ni Julia, ni Lojo, ni Kayla, ni Labong, kay si Ate Mayan, maraming salamat kasi simula umpisa na dyan kayo. Hanggang dito, hindi pa tayo tapos. Meron pa tayong Cebu, may dyan sa... maraming salamat po. Thank you. Ayun, same lang naman. This is a very special and meaningful night. Hindi namin akalain. Hindi, sobrang excited ko. Hindi ko na mabuo yung word. Hindi po namin inakala na diba, finally makagawa tayo ng ulit. So this is really a very special one. But thank you for joining us. And we'd like to just give a shout out, syempre, kasi sobrang laking parte din po nila Kuya Ketchup at saka nila Tita Noni dito sa pelikula na to. So if you guys are watching, we're missing you and we wish you guys were here. Okay guys, let's have fun. Be kind. Thanks. Okay, before I give the mic. Mukhang masasakit ang mga eksena. How was the experience working together in a film? At meron mo bang mga eksena na hinugutan niyo ang past experiences niyo while filming? Ganun bang actors kayo? Hugot sa past experiences? Okay. Hindi may iwasan. Hindi may iwasan ang hugot sa past. But I think bilang aktor, ano din eh, nasa sa'yo na rin yan kung paano mo siya ibabawasan man lang, yung nararamdaman mo. Just to protect yourself lang din dun sa pain na naramdaman mo. Kung baga kung kailangan mong humugod. Grabe yung pain mo sa trailer pa lang, parang sobrang painted na painted ka. Okay. Ayun, yun, parang ganun. Jewel, ikaw ba are you the type of actress who makes hugo sa experiences? Who makes hugo? I don't know. I think ayoko naman i-spoil masyado yung naging process namin. Josh, kasi it's such an intimate one and na kami lang talagang magkakaintindihan habang ginagawa namin to. But siguro ginawa naming inspiration mas lalo yung happy memories namin. Kasi sa pelikulang to, matatrack din natin yung sa nakita nyo naman, mapapanood nyo yung naging journey ni Zaya ni Wancho. And, you know, I was really looking forward to coming together to make this film and recreate those happy memories that we really built so much in the past. Nakatalino mo ito. Sarap mong pakinggan. Barreto. Thank you. Of course, the question is for yung matatapang nating writer na kung paano nila to nagawa at makonvince na napagwagian na Viva at Star Cinema mapagsama sila together. Alam ko maraming offers na they want together, pero Star Cinema and Viva ang nakabuo. What made you write this type of story though, Ms. Kukai and Ms. Crystal? Of course, we're joined by one of our co-writers also, si Jen, who's not here with us, and si Simon, yung isa sa mga bumuo ng story with us. Siguro when we were just thinking of the project, talaga nag-iisip lang kami kung ano kaya magandang, kasi it's been a while since we had a love story for Star Cinema. And iniisip lang talaga namin, ano kaya yung generation ngayon, paano kaya sila magmahal? Ano rin kaya yung mga, magsastop sa kanila, ano yung mga binibitbit nila when coming into a relationship, ano yung mga factors na iniisip nila kung dapat ba magtatagal or hindi ang isang relasyon. Siguro isa rin yan sa mga naging inspiration namin while writing the story. And to be honest, it's been parang before the pandemic pa, gusto na talaga namin gumawa ng Joshua and Julia film. Pero hindi natutuloy. True. Pero we were so grateful that they both agreed to do this project. And we're here now. Na-inspired din kami sa Paubaya na music video. When we watched it, parang it was just so real for the two of them. And
yun, gusto lang namin ikwento kung paano na ba din magmahal yung mga new generation ngayon, di ba? Dere, kung parang, paano na sila, do they really hold on? Kasi diba yung previous generation parang matiisin masyado in the relationship. So I don't know if, na-try namin na makwento kung paano yung si Zai at si Wancho magmahal. I'm sorry, the characters are Zai? Zai and Wancho. Wancho. Tali, wanna add to. Ayan, Miss Crystal. Hello po. Siguro when we were also, nung binubuo namin din yung story, we were looking for a very relatable one. Diba? Na nakita naman natin yung kwento na two broken people, diba? Na magkikita ulit. Tapos may, syempre diba, sa relationship na makapag natatapos siya, may galit, may sakit, diba? At ang tanong talaga, may magmamahal pa ba? Diba? So yun, so ang daming what ifs. Pero ang dulong tanong, what now? Diba? After all that, what ifs? Anong gagawin? So, yun. Ayun. Thank you, Miss Crystal. Of course, tatanungin na rin natin ang ating director mula sa papabalik tamis sa teaser. Ngayon naman, ay ramdam ang init, lasap ang pait at tumatagos ang sakit sa trailer. Ano pang experience na may expect ng mga tao sa pagbabalik ng Josh Dea? That's for Direct Peterson. Kasi ang ganda ng trailer, inano na. Andun lahat ng elements ng emosyon. Right. Siguro, ano, itutuloy ko lang yung nasimula nila Kukay na sinasabi niya na tinatrack namin ngayon kung paano magmahal yung generation ngayon. Pero I think, gusto rin natin ipakita kung paano sila masaktan. And I think, we Filipinos like to see, di ba, to mirror that in a cinematic experience. So, parang, yun, bumuo lang talaga kami ng pelikula na ang real nung sakit. I think parang it feels so fresh and current. And for Josh Dea, I think, because when I watch their films, kahit masaya sila panoorin, pero alam mong if you go to that like real, painful, dramatic route, mapupush pa natin sila. So I was really excited to push that, di ba, that dramatic journey with them. First time mong mag-direct ng bida ay former mga exes? Kasi, if you name it, iba yung route mo dito na tinahak eh. Diba? Yeah, and I think parang, yun nga, parang tama yung sinabi ni Ju kanina na sometimes I give them space because they seem to have this very intimate personal process about making the scene. So, they were so generous for sharing themselves. Of course, they're screen. Great actors, no? Direk? Sarap, no? Okay. Justin, babasahin ko yata itong question from Reg Bonao. And Reg, would you want this read o ikaw o ako? Ako na lang. The question's for Reg Bonao and this is for Joshua and Julia. Nakakatuwa na balik na ang Josh Dea. Please take us back. Kung paano ito in-offer sa inyo at nag-guess ka ba agad? And why? At ano ang nami-miss nyo sa isa't isa? How was this offered? Pre-pandemic pa ba ito? At may tawanan ng creatives. Mukhang may inside story tayo, ha? During the pandemic, parang we were receiving na meeting, calls, and then setting meetings about it. Tapos, originally, iba yung kwento niya. And then, years later, pa-evolve na yung material. And I think it really boils down to the right time and the right script. So, it's a feeling naman eh when you know na it's time and when the script is right for the two of us. So, I was on board, of course, right away. No, talaga? Mm-hmm. Good to hear that. Ito si Joshua kasi nung in-offer sa'yo ito, ang dami mong ginagawa, left and right yung teleseries. Actually, after Paubayan, yun at nagka-offer namin. Tapos there's a controversial pa ubaya music video. With Black Sheep pa to, nung una. Kaya lang hindi natuloy kasi parang hindi pa yun tamang panahon para gawin yan. And then after 5 years, doon na nangyari. Pag-pitch sa amin, parang ang dami ng ideas. Bigla, bakit hindi ganito, ganyan. So parang saya din nung moment tayo. That's why, nung unang pinish nila sa akin, yeah, sabi ko, game ako, gawin natin to, masaya to. Diba? Na-miss niya isa-isa. Ay, wala akong pinupush ha. Sinatanong ko lang kung na-miss nila isa-isa. Of course. Na-miss ko yung may kaya-eksena. Na napaka-host.
naiintindihan yung nararamdaman ko, alam mo yun. Oh my God! Iba rin yung ganun eh, diba? Yeah. And lumalabas siya sa scene talaga, diba? Yes, oo. Yeah. And I wish ko yung mga tawanan namin. Diba? Hindi lang kami, I mean, lahat tayo, diba, sa set? Oo, masaya kami lahat sa set, sobra. Yung makasama natin, sabi na lang, oh, yeah. It's the music. Galing naman kasi ng ating score today, spinner, oh, pa-music. Hindi ko mabasa, sorry. You have to come here. Okay, so before I give the microphone for the set of questions, tanuin ko na yung ating napakahusay na cast. How did you become part of this project? Let's start with Bianca. May ano ba to? May pa-audition ba sa Derek Peterson? May ganyan ba? Or what? And baka lang hindi namin napanood kayo sa trailer, please make us kwento about your role, B. It's very short, but I can say that it was very memorable shooting with them, and it was such an honor, you know, shooting with all of them. Kahit ilang araw lang yun, I flew in sa Bicol. And ah, you're part of the Bicol group. Opo. And then, parang they really made me feel like I was at home lang. Parang hindi na kailangan ng warm up. And then, it's such a dream come true also working with Josh Lea. Kasi actually, hindi yun. Nung high school ko sila ko, hindi ako makakonsentrate sa math exam ko nun. Kasi iniiyakan ko yung paubayang music video nila. Tapos ngayon, na parang nakaka-work ko sila. It's such a dream come true. So, ayun. Ito, laging bumabalik sa paubaya, ano? Yes. Like, I was talking to Alan Dionas and Anna Pingol kanina. May sinabi sila board, pero huwag na sa akin manggaling. Pero, talagang this made a statement kasi sa Josh Lea ng time na yun, di ba? Wala na kayo naman, pero nag-together kayo just for the music video. Ang ganda rin namin gusto kong sabihin. Shout-out! Ah, John! Ikaw medyo busy-busy ka lately, ha? Hi na, kamusta? Paano ka naging part ng project? So, medyo ilang months din po na nagpahinga ako from acting. Talaga, so, pero lagi kitang nakikita. Talaga po. Everywhere. Hindi, yun sa... Baka sa IG nakita, sir. Sa IG. Oh, alam mo. Baka ni stalk nyo. Oo, baka shirtless man. Lama. Siya hindi not siya. Kung sasimulan Joshua, ha? Kung sasimulan Joshua. Jump lang. Sa dreamscape siya nagsimula, sa dugo. Pre-pandemic. True. Pero, and first movie ko po ito. So, I'm very grateful na... First lang baon na naman, pero gulatan na naman ako sa mga talaga. First ba? Yes po, very grateful talaga. Hindi ako nag-expect na papasali ako sa movie, tapos... Pero si Derek yata may regrets. Chare! No regrets, I'm just kidding. Pero nung sinabi po nila sa akin, sobrang excited lang po talaga ako. As in, no expectations at all. Sabi ko, gagawin ko lang talaga ito kasi excited ako mag-acting ulit. Of course. And of course, gulat-gulat. Ay, bong! Yes. Mukhang special ang role mo. We'll see. Wow! Hindi, nakuha ko po itong role na to. Ay, ang role ko po pala si Lee. My name is Lee. And ako character mo yan. Yes, ako po yung nag-iisang kapatid. Julia Barreto. Seryoso? O diba? Nagulat din. Kasi nung sinabi ni... Grabe ka naman! Ang ganda-ganda! Gulat-gulatan lang ako! Ako din nagulat nung sinabihan ako ni Direk P. Tsaka ni Sir Miko about this role. Sinabihan nila ako na kailangan ng Keki Sir sa movie na to. Tapos kapatid pa ni Julia, so nagpaganda talaga ako. Yun talaga yung pressure ko. Actually, achieve naman tonight. Paano ako papatay sa ganda ni Ate Julia? Kasi Barreto yan. Yes, yeah. Barreto. Kaya tawag nila sa akin, Bong Barreto. Bong Barreto. Yes. Yayaman ni, di ba? Kaya abangan na lang po natin ang magiging eksena ng Keki Sir. I'm happy for you. You get the part ka ng magagandang projects, Bong. Julia. Kasi dati pa tiktok ka lang. Okay, thank you. Ayun, Kyla, napaka, do you ever rest? I mean, napaka, kasi, but left and right ang shows mo, tapos may movie, tapos may isa ka pa. Pero ako, grateful lang din ako na kasama ako sa movie na to. When they told me about it, I was also very excited to be part of it. Kahit di ko pa alam kung anong yung role. Sabi ko, yes. Oo, kaga. Game na ako. And of course, I've been wanting to work with Derek Peterson as well. First time?
Yeah, first time. And of course, si Josh nakatrabaho ko na napakahusay. Sa Vios Candle po. Si Julia, it was so nice to work with her. Para immediately nag-click kami. So, ang ganda lang ng experience. Especially lahat ko. Kasi yung maganda at matalino. Kami magkakasama lahat sa people. Lahat kami. Sobrang naging organic yung connection namin. Kaya parang ang ganang sarap mag-work. Pag I'm sure happy rin naman yung dalawa ko trabaho. Yung set and of course yung bonding naming lahat. Ang role ko po dito, pangalan ko dito si Aya. Ako yung business partner and best friend ni Juancho, yung character ni Joshua. Alright. Hindi ko na kasi sila naman nakitang-kita na yung role ni Joshua tsaka ni Julia. This point, ito, ibibigay ko lang talaga ng microphone sa unang magtatanong physical. Sino to, Justin? Ayan, maganda gabi po mga kapatid. Ako si Justin Ayres sa EBSMN PR. Ayan, ang unang mong magtatanong, by the